Mga kapuso, bumagsak na po sa 6 na antas ng sentigrado o 6 degrees centigrade ang temperatura kaninang madaling araw sa Atok sa Benguet. At dahil sa napakalamig na panahon, problema ngayon ng mga magsasaka yung pagtama ng andap o yung tinatawag na frost sa pananim na gulay. Mula sa Benguet, nakatutukwa ngayon si Jasmine Gabriel ng Regional TV Balitang Amianan. Jasmine, malaki ba yung epekto ng andap dyan sa mga tiga Benguet dyan? Jasmine? Mike, ayon sa Agriculture Office, province-wide ay wala pang epekto ang andap sa kabuhayan ng mga magsasaka dito sa Benguet. Dahil kung tutuusin, yung na-experience na andap simula pa noong nakaraang linggo hanggang sa ngayon ay isang barangay lamang sa bayan ng Atok ang apektado at nasa 10% lamang sa agricultural farm ng barangay ang apektado. Ang ipinagpapasalamat na lang sa ngayon ng mga magsasaka, yung unang pagtama ng andap sa kanilang lugar ay manipis lamang yung frost o yung yelo kaya't naagapan nila at nakapagsagawa sila ng forest harvest. Ganito ang inabot ng ilang pananim sa Atok Benguet matapos tamaan ng andap o frost ngayong napakalamig ng panahon. Kaya ang ilang magsasaka sa bahagi ng barangay Paway, inaani na ang kanilang mga tanim na gulay. Hakbang nila ito para hindi na maapektuhan pa ng andap ang kanilang kabuhayan. Bagaman wala namang naitalang danyo sa mga pananim simula nang tumama ang andap, forest harvest lang daw ang paraan para maisalba ang mga gulay. Actually, yung na-damage na area, yung na-damage is na-ani na yung mga gulay na nang doon. Yun ang ginagawa ng farmer ngayon. Tapos yung ipapalit nila na gulay sa na-andap na area is yung andap resistant. Alas 5 kaninang madaling araw ay umabot sa 6 degrees Celsius ang temperatura dito sa Atok Benguet. Webes nung nakarang linggo, nang unang tumama ang andap sa mga pananim sa ilang bahagi ng taniman dito sa Barangay Paway, nasunda noong linggo at kaninang umaga. Ngayong Enero hanggang Marso, hindi nirerekomenda ang pagtatanim ng Chinese pet shy o wumbok na pangunahing tinatamaan ng andap. Kaya naman mga gulay na andap resistant o di tinatabla ng andap ang pansamantalang itatanim ng mga magsasaka. Maaaring radish din o kaya potatoes, ganon. Hindi pa kasi pwede ngayon kasi hanggang March ata itong frost kung minsan eh. Nakamonitor ang lokal na pamahalaan sa epekto ng andap. Inaasahan ng Pag-asa Bagyo na hanggang sa susunod na linggo, mararanasan ang pinakamalamig na temperatura ngayong taon. We are expecting na bababa pa ito kasi according to Pag-asa, which is January is the lowest temperature forecasted by Pag-asa. Unti-unti naman natataas ang temperatura pagdating ng Pebrero. Mike, sakali man daw na bumaba pa ang temperatura sa mga susunod na araw ay hindi na nangangamba pa ang mga magsasaka dahil malaking porsyento ng mga tanim ay na-harvest na. Mike? Buti naman at sana wag nang kumalat pa sa ibang mga bahagi ng Benguet ang andap na yan. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan.